merong nakaabang ang kaaway sa buhay nyo na masusurprise kayo. May nakaabang si Satan na ibulaga sa iyo, na masusurprise ka at sisirain ang magagandang plano ng Lord sa buhay mo. And that is, ano po yun? Lust and temptation. Sabihin nyo nga po, lust and temptation. Taas po ang kamay na na-tempt na. O naakit na. Lahat tayo naakit. Ay, konti pa lang naakit dito. Let's be honest, sino po ditong na-tempt na? Lahat tayo na-tempt na. Nasubok na, naakit na. And God wants us to overcome. We are overcomers. Sabihin mo sarili mo, I am an overcomer. Tinawag tayo ng Lord para mapagtagumpayan lahat ng temptation sa buhay. So ang i-share ko po ngayon ay, ang title po ay Overcoming Lust and Temptation. Let's pray. Lord, thank you God for this morning. Thank you God for the wonderful gift of love, of grace. We ask you, Holy Spirit, to be with us, guide us, anoint us, and Lord, we believe magandang plano mo, magandang gagawin mo, magandang nakalatag mo, and help us, bigyan kami ng biyaya para mapagtagumpayan natin lahat ng lust of the flesh, lust of the eyes, and temptation of life. We honor you, we love you, in Jesus' name. Amen. Palakpakan naman natin si Lord, come on. Bakit ba tayo nag-give in sa temptation? Bakit tayo na-tempt? Bakit tayo kumagat? Bakit tayo nag-click? Bakit tayo nag-scroll? In the first place, bakit tayo humit-hit? Bakit tayo nanood? Bakit tayo tumaya? Bakit tayo nag-reply? Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Bakit tayo nanood? Bakit tayo umupo sa upuang yon? Bakit tayo nanakit ng kapwa? Bakit lumabas sa bibig natin ang mga bagay na yon? Kasi hindi po tayo handa. Sasabihin ko, hindi ka handa sa temptation. Walang may handa na kapag binulaga ka ng kaaway, ay malalabanan mo agad. Walang may handa sa temptation. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 26 verse 41, sabi niya, watch and pray lest you enter into temptation. The spirit is strong, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto ng spirit mo na mapalalim ka sa Lord. Gusto ng spirit mo maging sensitive ka sa Holy Spirit. Gusto ng sarili mo na matupad lahat ng magagandang pangako at panghawakan na pinangahawakan mo sa Lord. Gusto mo namang mapabuti ang buhay mo, maayos ang buhay mo. Gusto mo na si Lord ay pinupuri at pinasasalamatan mo. Pero mahina ang laman, mahina si flesh. Kaya nga may tinatawag na pita ng laman. If you know that, hindi po yung fita na biscuit. Pita ng laman. Gusto ng spirit mo magpuri ka sa Lord, pero gusto ng flesh mo makipaglandian tayo sa iba't ibang tao kahit may asawa na tayo. Gusto ng flesh natin makipag-flirt pa tayo sa mga taong makakasira sa atin. Gusto ni flesh may ilagay, ipasok sa katawan natin na sala at makakasira dito. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Gusto ni flesh na sirain ang relasyon natin sa ibang tao, at gusto ni flesh sirain natin ang relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay, at gusto ni flesh saktan natin ang ibang tao at saktan din natin ang sarili natin. At higit sa lahat, gusto ng ating flesh na sirain ang relasyon mo sa Lord. Isa-isa lang. Aamin tayo na mahina tayo at hindi mo kaya. Hindi ka ganong kalakas. Hindi tayo ganong kalakas na labanan ang ating laman. Di ba? Sino dito ang binabantayan ng kanyang blood chem? Cholesterol? Meron ba? Walang aamen? Pero pag tayo napunta sa handaan, pagkita natin may lechon sa lamesa, nagniningning agad ang ating mata. Temptation.
gusto nating ganitong bagay. Pero mahina tayong lumaban. Kapag mahina tayo, kapag narinig natin na may ibang tao, na may pinag-uusapan ding ibang tao, parang gusto natin makisaw-saw. Temptation. Sabi ko nga, hindi tayo ganong kalakas. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, hindi ka ganong kalakas. At sabihin mo doon sa isa mong katabi, dapat ready ka. Dapat ready ka. Tanungin muli ang katabi mo, handa ka ba? Handa ka bang mahalin kita? Ay, mamala yan. Handa ka ba? Alam nyo po, dapat ready tayo. Meron po akong apat na steps. Nandiyan pa ba kayo? Meron akong apat na steps to overcoming lust and temptation. Dapat ready tayo kasi si Satanas, pag bumulaga, bigla yung bulaga, sira na ang buhay mo. Di ka may ganun. Hindi mo alam. Isang kagat lang, yung pala maya-maya, nasa ospital ka na. Isang hit-hit lang, mamaya na, may cancer na. Isang reply lang ng hi, mamaya, sira na agad ang future at pangarap. Bulaga. Nabulaga ni Satanas, at mamaya, surprise, ang layo mo na sa Lord. Dati nandito ka sa church, sipag-sipag mo sa Lord, mamaya, surprise! Tahimik natin, ano? Number one, move the line. Ibo ang guhit. Let's say, oh Roslyn, bagong dating ka naman, pumarito ka nga. Ikaw ang nakita ko eh. Okay ka na ga? Okay ka na? Yan. Eh, hindi pa. Asya, wag na ikaw. Si Eric na lang. Eric, ikaw na lang. Hindi ikaw ang pagano ikaw. Let's say, tulungan mo lang ako. Yan. Oh, Pastor Aldrin din. Ikaw na nga, kayong dalawa. Lagay niyo ang tape din sa edge. Let's say, ito po yung guhit. Yan. Doon, dulo sa dulo. Yan. Okay. Yan. Putulin mo. Yan. Let's say, kita nyo gang guhit. Oh, may guhit. Alam natin na ito yung halimbawa, itong kabilang side, ito yung kasalanan. Ito yung sala. Ito yung makakasira sa ating katawan, makakasira sa kalusugan, relasyon sa Panginoon, at ito yung side na makakasakit sa Lord. At itong side, ikaw ay nasa Lord. Itong side yung ikaw ay malapit sa Kanya. So ikaw, ito yung tama. Ito yung tama, ito yung mali. Nagagets po ba? Tayong mga tao, sa nating, halimbawa, alam na tayo'y nasa tama. At ito yung agbang. Ikaw ay mapapahamak. Tayong mga tao, sa natin malimit? Pumunta. Dinidiga. Uy! Hindi kayo ganun tayo, mga tao. Gusto natin, nandun lagi tayo. Sino po dito nasa in a healthy relationship? Nasaan kamay? In a relationship, okay. Wally, Pastor Aldrin, Clendon, Liza? Yeah. Ay, oy. Healthy relationship. Gloria, hindi ka nagtataas ang kamay? Hindi daw. Lahat tayo nasa relationship. Yan. Pero, sabi ng mundo, dito ka sa guhit. May jowa ka, di ba? Dito ka sa guhit. Ginagawa naman ang lahat. Normal naman. Maglaro ka ng guhit na may kasamang apoy. Sindihan mo pa yung guhit. Isang beses lang. Isa lang. Maglaro ka sa guhit. Alam nyo po, di ba minsan, ayaw nating gawin yung bagay na yon, pero sisilip-silip tayo sa guhit. Anong meron doon sa kapitbahay? Anong meron doon kayo ng pinsan? Di ka? Sisilip-silip tayo sa guhit. Alam nyo po,
Isa sa mga natutunan ko kay Sir Pao, yung ating pastor ng Anointed Professional. One time po, ako po kasi dati laki sa Batangas, sa Church of Batangas. At nagsimula po ako, ang pinakauna kong ministry ay media. Bago po ako naging pastor, ako'y media. Kaya yung si Ian, si Jim ay magiging pastor yan. Saka si RJ, media din sa magiging pastor yan. Ang aming pong director nun ay si Sir Pao. Tapos girlfriend pa po niya si Ate Ruthie. One time pumunta po akong office ng church, malaki po yung office ng church, yung pong office, yung nasa banda dun po yung computer ni Sir Pao. Pagpasok ko, pinto, nandun si Sir Pao, tapos yung girlfriend niya nasa sofa dito. Isip-isip ko eh. Pagpasok nyo ng pinto, tapos nakita nyo na yung lalaki ay nandun, tapos yung babae ay malayo, nakaupo lang sa sofa, anong una papasok sa isip nyo? Magkaaway! Diga, LQ. Kaya pagpasok ko, ay, pasensya na, nakakahiya naman. Alam mo yung aura na ramdam ko'y magkaaway. Pero syempre, pumasok ako. Pagkapasok ko, tumabi ako kay Sir Pao, tapos tumabi na rin si Ate Ruthie. Tapos pag nalaman ko, hindi pala magkaaway dahil nagtabi, nag-usap. Tapos pagkatapos, pinaliwanag sa akin ni Sir Pao, alam mo, Finny, hindi kami, sobrang mahal namin si Lord, may pinapangalagaan kami. Na ayaw namin na kami, kapag kaming dalawa lang ay magkaroon ng opportunity o magkaroon ng hint ang kaaway na pwedeng may pumasok sa aming dalawa. Kaya pag kaming dalawa lang, Ruthie, dyan ka. Huwag na huwag maglalapat ang ating balat. Sabi ko, ah, oo nga. Kasi pag nagtabi sila dun sa sulok na yan, pwedeng sparks will fly and butterflies will fly. At may hindi maganda mangyari. Kaya po ina-encourage natin ang mga youth natin na mag-date. Hindi naman natin pinipigil lang hindi mag-date yung mga yan. Pero pag mag-date, laging may chaperone. Ibig sabihin, I call that pyramid dating. Halimbawa, si Sheila at si Jello mag-date. Kunwari lang, lagi dapat may chaperone. Si Roslyn, laging kasama. Okay. Kunwari, si Roslyn may kadate sa Mang Inasal. Sa Mang Inasal. Hindi pwedeng sila lang dalawa. Kasama, kaya nung nag-date si Roslyn at nung ano, may kasamang isa si Uwa. Tama yon. Kasi kapag sila lang dalawa, baka pagkatapos sa Mang Inasal, ano po ang gagawin natin? Gagawa, sabi dito, move the line. Sabi nyo, move the line. Kung ito yung linya ng sala, makakasakit sa sarili at sa Lord, ito yung tama. Bagong linya. Bagong linya. Gagawa, Pastor Aldrin, bagawa kayo ng bagong linya. Dito. Lalayo ka mismo dun sa linya. Gagawa ka ng sarili mong linya. Dini. Yan, gagawa ka ng bagong linya na kunwari, yan. O kunwari ikaw. Alam ni Pastor Aldrin na makakasakit sa relasyon niya sa mga tao, sa asawa niya, pag siya'y naglalaro-laro dito, gagawa. Kaya ang gagawin niya, gagawa siya ng bagong linya na talagang malayo, dyan ka lang. Nagegets niyo po ba? Lalayo ka talaga sa lalayo ka sa temptation. Sabi kasi sa next verse, Proverbs 5 verse 15, don't even think about it. Don't go that way. Huwag mong isipin yun. Huwag ka nga pupunta dun. Don't go that way. Turn away and keep moving. Diyan ka lang. At sabi nga, next, 2 Timothy 2 verse 22, run from anything that stimulates youthful lust. Sige, Pastor, pwede ka naman po. Sabi doon, sabihin mo sa katabi mo, tumakbo ka palayo. Dahil usually, kapag may temptation, click-click pa tayo eh. Panood pa tayo. Pero sabi, tumakbo ka. Hindi sinabi sa Bible, labanan mo ang temptation. Hindi sinabi sa Bible, fight temptation. Ang sabi doon, lumayo ka. Run away.
Alam niyo po ang ginagawa ko? Ako po ay mahilig sa wrestling, WWE, AEW. At marami pong wrestler ngayon na babae. Alam niyo, pero mahilig ako sa wrestling. Nandun ako sa moves, sa performances. Pero dahil, alam kong pwedeng, pag napanood ko tong clip na ito, ay pumasok si Satanas dito at mag-jack and poi kami dito sa utak na ito, mag-tennis kami dito, ang ginagawa ko, ina-unfollow ko yung mga babae na pwedeng gamitin na Satanas upang mag-basketball kami sa utak ko. Unfollow, 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 unfollow. At doon mo masasabi, pag niyakag ka, hindi pre. Bakit hindi mo friend? Sorry pre, loyal ako. Sabihin mo sa katabi mo, loyal ako sa Lord. Unfollow, unfollow, unfollow. Move the line. Ipagmalaki mo sa limang tao, loyal ako sa Lord. Number two. Isipin mo lagi, makinig, isipin mo lagi kung anong pwedeng mangyari. Isipin mo lagi. Papatay nung ibang mic, baka nag-ano yung gold. Lahat nagsisimula sa isa lang, tama. Isang shot lang. Mamaya lagi ka na, mamaya sabi mo isang shot lang, mamaya lagi ka nang lungangi alas dos ng madaling araw. Isang reply lang. Mamaya naiyak ka na. Isang balasa lang, isang taya lang, isang ano lang, 10, 15, 20. Isang click lang. Isa lang. Mamaya makikita natin yung isa lang guho na ang buhay natin. At okay lang kung buhay natin ay paano pagbuhay ng iba. I'm sorry if I will say this. But I... Meron akong mga kamag-anak, may kamag-anak ako na ako'y nalulungkot at ako'y at the same time naiiyamot. If they had a mistress o nagkaroon ng ibang asawa, na meron siyang asawa at may anak, tapos nagkaroon pa ng ibang asawa. Sorry kung ma-offend ko ha. Pero sinabi ko talaga dun sa taong yon, hindi ba niya iniisip ang ginagawa niya? Yun ang sinabi ko. Wag na, ayoko ng word. Hindi ba nito iniisip ang ginagawa niya? Or, nasabi ko, hindi ba nito iniisip anong pwedeng mangyari? Hindi ba iniisip ng lalaking ito na siya'y may anak? Siya'y may asawa na nangako siya sa altar. Hindi ba niya naiinisip na sa gagawin niyang yan at sa ginagawa ng yan, yung kanyang anak paglaki ay pwedeng ganun din ang isipin at magkaroon ng emotional distress na daladala ng kanyang mga anak, yung habang buhay na ang kanyang ama ay may ibang pamilya, nagigising siya sa umaga na wala yung kanyang ama sa bahay nila at nasa ibang bahay. Hindi ba niya iniisip yun na pwedeng lumaki ang kanyang anak? Na dahil walang lalaki, maghahanap din niya ng walang tatay, maghahanap niya ng ibang lalaki sa maling relasyon at pwedeng gawing oportunidad yon nang pwedeng makasira. Sorry ha, pero yun ang naisip ko. One time, ako po ay professor sa BSU, one time, papasok po ako sa faculty and then may mga estudyanteng nag-aantay doon. Sabi nung estudyante, pagpasok, Sir, Sir Feeny! Sabi ko, hello, Sir, asan po si Sir ganito? Ay, naku, hindi ko alam, wala ba sa faculty? Wala po, tapos papasok na ako, Sir, ang pogi niyo talaga. Sabi sa akin, sabi ko, bigla may, pogi ko pala. Pagpasok ko, pag upo ko sa desk ko, ang pogi ko. Sabi nung magandang estudyante yan, ang pogi ko, ang pogi ko. Pag nakaupo ako sa desk, ang pogi ko. Kat. Alisin. Pogi ko. Pogi. Alisin. Immediately, pag
pagka-uwi ko, sinabi ko agad sa asawa ko, ay, mahal, pumasok ako sa school, may nagsabi sa akin, estudyante, sir, ang pogi niyo. At in-unfollow ko yung estudyante niya. Ano nga number two? Isipin mo lagi kung anong pwedeng mangyari. What if? Thank you. Sound, praise. Sound. In-unfollow ko siya kasi what if chinat ko at nireplyan ko at nagtatanong lang, kunwari nagtatanong ng about sa school, nagkaroon na ng hindi dapat na i-reply. What if kumagat ako sa temptation na yon? Nasaktan ko ang best friend ko, ang asawa ko na nagmamahal sa akin at umiintindi sa akin sa loob ng 12 taon. Sinira ko ang tiwala. Ano kaya mararamdaman ng asawa ko? Ano kaya mararamdaman ng anak ko na tinitingala ako, yung pala ay may ginagawang kalokohan ng kanyang tatay? At what if, kumagat ako sa simula at nagpatuloy, ang kapal ng mukha ko na tatayo ako sa harap ninyo at magtuturo ng salita ng Diyos. Tuturo ang pag-ibig at pangako at kabutihan ng Diyos. Pero deep inside, meron akong palihim na ginagawang hindi dapat. At pag nalaman nyo, maapektuhan ang pananampalataya nyo. Sobrang pinupurin ng mga tao ang Panginoon, tas nalaman ng kanilang pastor ay ganun, baka masira ang pananampalataya, maapektuhan ang relasyon nyo sa Panginoon. Pinanghahawakan nyo magkakaroon ng supernatural na bagay. Nagtetrain ako ng mga leaders, tas nalaman nyo ang kanilang pastor, ay may ganun din palang ginagawa. At yung 8 taon na pinaghirapan nating itayo dito sa church, sa loob ng 8 taon, sa isang iglap lang, wasak na. Bago tayo mag-reply, bago tayo humithit, bago tayo uminom, bago tayo manood, bago natin buksan, isipin mo muna kung anong pwedeng mangyari. Masaya bang Lord dyan? Makakabuti ba yan sa ating physical na katawan? Lagi nating isipin ano ang pwedeng mangyari. At number 3, manindigan ka. Kailangan may paninindigan tayo na hindi natin sasaktan ng Panginoon. Hindi natin sasaktan ng ating sarili. Maninindigan tayo na may relasyon ako sa Panginoon at papangalagaan ko ang kabanalan ko. And the best example po dito, yung laging tinatawag po sa akin, sabi po ng asawa ko, kamukhang, ano daw po, hawig na hawig ko or nakikita niya sa akin buhay itong character na ito, si Joseph. Si Joseph na dreamer. Si Joseph na dreamer, lagi sasabi ni Pastor Araki, siya daw nakikita. Next verse po, buksan po natin. Genesis 39, Joseph was a very handsome and well-built man. So kaya po nakikita, ha? Pogi. Was a very handsome and well-built man. Kailangan ko ng ayoko ng i-example ang sarili ko, kailangan ko ng very handsome and well-built young man. Si Kai Kai, very handsome. Yan. Very handsome. Sobra. Yan. And well-built. Ano yung sabihin? Maganda ang katawan. Uy! Uy! Pero si, sa mga hindi nakakalam po, si Joseph, siya po ay may labing isang kapatid. At dahil naiinggit yung 11 kapatid niya sa kanya, siya ay binugbog, itinapon sa balon, at pinagbili. Nagkaroon ng human. Ba't niya tinawag pa? Si Joseph po ay human traffic, pinagbili sa ibang bansa. At siya po ay naging alipin sa bahay ng isang pagpalagay na gobernador ng Egypt or mataas na opisyal, ang pangalay Potiphar. Sabi niyo nga Potiphar. At itong si Potiphar ay may asawa. At yung asawang yon, sabi sa verse 7, ay natingin kay Joseph ng kakaiba. Uy, pogi. Matipuno. Black. At sinasabi niya, Joseph, tara. Come and sleep with me. Si Joseph is a man of God.
At dahil may paninindigan siya, sinabi niya, no, hindi po. Hindi po. Pwede niyang gawin yung kalimitang ginagawa natin kapag may temptation, which is kumagat. Unang-una, malayo naman siya sa bansa niya. Siya'y nasa ibang bansa. Pangalawa, wala naman makakakita. Pangatlo, bibigyan pa yata ng 150. Tapos siguro naman yung asawang yun ni may itsura. Isa lang. Pero ano sinasabi ni Joseph? Hindi po. No. Imagine nyo, madaling gawin ni Joseph yun. Or, pwedeng gawin ni Joseph yung kalimitan nating nagagawa. Kaya tayo ay nakagat sa temptation. Magpapakagat tayo, nakagat usually tayo sa temptation kapag tayo ay feeling natin hindi maganda ang nararanasan natin sa Lord. Kasi si Joseph, pwede niya sabihin, Lord, tapat ako sa iyo, pero hinayaan mo akong bugbugin, ipagbili ng mga kapatid ko. Inilayo mo ako sa aking ama, inilayo mo sa aking bansa. Ginawa mo pa akong alipin dito, samantalang sa bahay ng aking ama, ay ako, ay parang prinsipe doon. Pero dito, alipin ako, tagakuskus ako ng toilet. Sige Lord, hindi ka naman tapat sa akin, hindi naman ako masaya sa iyo. Quits-quits lang, gagawin ko rin yung magpapasakit sa iyo. Which is tayo, pag tayo nakagawa ng temptation, nakagat sa temptation at nagkakasala, pansin mo, usually, ikaw ay yung panahon na malungkot. Saka ka nanonood pag feeling mo, hindi sa iyo ayos si Lord. Saka ka nagawa ng kasalanan doon sa panahong feeling mo unfair ang Lord sa buhay natin. Sa panahong tayo malungkot, distraught, depressed. Pwedeng ganun na gawin ni Joseph. Pwedeng yun ang dahilan niya. Lord, quits. Nandiyan pa po kayo. Pero ano si Joseph? Lord, kahit tapat ka sa akin, I am faithful sa iyo. Sinabi niya sa asawa ni Potiphar, hindi po. Hindi po ako kakagat sa iyo. Ano nangyari after niya sabihin? Ano nangyari? Naging ano na ba? Naging sinabi ni Potiphar, okay, ako pa nawalan. Tapos bumaba mga anghel sa langit, purihin si Lord, hindi ko magat. Ganun ba nangyari? Hindi. Sabi sa Bible, kung babasahin niyo yung Genesis 39, araw-araw pa rin siyang inaakit ng asawa ni Potiphar. Araw-araw, tara na. Hindi po. Kinabukasan, wala ang boss mo, tara. Araw-araw siyang inaakit. Hanggang sa verse 12, next nga, sabi sa verse 12, isang araw, sobrang hamit na nung babae na pumasok na siya doon sa pinaglilinisan na kwarto at kinuha yung kanyang cloak. She came and grabbed him by the cloak demanding, come on, sleep with me. At anong ginawa ni Joseph? Dahil may paninindigan siya, yung kanyang jacket ay iniwan niya at naiwan yung jacket at tumakbo siya palabas. Gaya nung sinabi kanina, tumakbo palabas. Alam niyo po ang nangyari after niyan? After niya tumanggi sa temptation, tanong niyo po ano nangyari? Nakulong siya. Kasi, nung dumating si Potiphar, nagkunwari yung asawang naiyak, tamo, ang jacket niya si Joseph pumasok sa kwarto, gagahasain ako. Binaliktad, finrame up, ang ginawa, yung pinagkakatiwala ang alipin, nakulong pa. Kapatid, minsan ganun. Minsan tatanggi pa tayo sa temptation, sa lust. Tatanggi pa tayo sa mali, pero sa tunay, mas mapapahamak pa tayo, mas hindi pa mapapaganda. Ganun talaga. Tumanggi si Joseph at dahil dun, may hindi maganda nangyari at that time. Pero after a few years, si Joseph na nakulong, siya ang naging gobernador, pangalawang pinakamataas sa buong Ehipto noong panahong yon, at lahat ng sasabihin niya ay tutuparin. Dating nasa baba, itinaas siya ng Panginoon dahil siya ay may paninindigan.
Ang tanong ko, meron ba din tayong paninindigan? Araw-araw kang itetempt. Maring mamaya, pag nag-worship tayo, ramdam mo si Lord, hindi ka magpapatempt. Kasi sabi ni Pastor, ramdam ko si Lord. Pero bukas, pag uwi mo, niyakag ka. Kailangang panindigan natin. At sasabihin ko sa inyo, mahirap. Yain na, mahirap panindigan ang pangalan at ang relasyon sa Panginoon. Pero sasabihin ko sa inyo, tapat ang Diyos sa buhay natin. God is faithful. Palapahan nyo naman si Lord. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 13, and God is faithful. He will not allow temptation to be more than you can stand. Hindi kanya itetemp, hindi kanya susubukin nang hindi mo kaya. Kaya kaya mo. Sabihin mo sarili mo, kaya ko. And when you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Pag ikaw ay nasubok, laging may daan palabas. Laging may escape. Laging may pintuan para tumakas tayo. Hindi natin pwedeng idahilan sa Lord. Lord, niyakag ako eh. Lord, si pinsan eh. Hindi ako makatanggi. Hindi mo pwedeng idahilan yun sa Lord. Kasi sa bawat pagsubok, lagi kang may daang palabas. At minsan, kailangan dumating tayo sa point na yung paninindigan natin ay kahit mawala tayo sa comfort zone o sa lugar na mag-okay tayo, gaya ni Joseph, dahil nanindigan siya, nawala siya dun sa pagiging alipin, naging preso siya, na frame up siya. Minsan dahil gusto mo manindigan, kailangang maging KJ ka sa harap ng mga barkada mo. Huwag lang masira ang katawan mo. Mawala ka sa mga usapan ng mga kumare mo kasi ayaw mong sumali pag nagmamarita sila na pinag-uusapan lang naman ay sinisira at iba't ibang tao. Mawala ka sa mga barkada mo kasi instead na madala mo sila sa Lord, ay ikaw pa ang nadadala para masaktan mo si Lord. Na mawala tayo, na mawala ka sa barkada mo, sa mga tropa mo, kasi instead, hindi tayo makatagi sa kanila. Na dumating tayo sa point na okay lang na i-unfriend tayo nila kasi ayaw kong masaktan ang relasyon ko sa Lord, masaktan ang relasyon ko sa kapwa, masaktan ang relasyon ko sa aking sarili. At kailangang manindigan tayo at mag-decide tayo. Hulban, please. So number one, we move the line. Number two, isipin mo lagi kung anong pwedeng mangyari. Lastly, number three, manindigan ka. And this is my message, especially sa mga lalaki. Number four, ask for help kasi hindi mo kaya. I know a man, may kilala ako na lalaki na addicted sa porn. Nung binata pa siya, hirap na hirap siyang hindi makapanood, hindi magbasa. Hirap na hirap, addict siya sa porn. Sinabi niya, kapag ako'y nagka-girlfriend na, titigil na to. Titigil na to kasi ang focus ko na ay sa aking kapareha. Pero nagka-girlfriend siya, mas lalong naglaro sa isipan niya ang imahe ng hindi magaganda at mas naging addict pa siya sa porn. At sinabi niya sa pastor niya, pag nagpakasal kami, nandun na ang Lord, hindi na ako magiging addict dito kasi nandun na yung asawa ko, igagalang ko na siya at nandun ang union ng Lord. Nagpakasal sila at akala niya nung mag-asawa na sila, mas masaya, sumasaya sila sa simula,
Nakapagtayo sila ng sariling bahay, masaya nila, pero dahil stress sa trabaho, stress sa buhay, para ma-relieve yung stress niya, nag-resort uli siya sa pornography. At sinabi niya, pag nagkaanak kami, pag nagka-baby kami, mababago na ako ng Lord. Maayos na ako ng Lord. At nagkaroon sila ng anak at tuwang-tuwa siya. Pero dahil puyat sa kaalaga ng bata at stress na rin sa trabaho, mas lalong nag-deep siya sa pornography, sa panonood ng hindi magaganda at malalasmang bagay. At nung umamin siya, nagsabi siya sa kanyang pastor, "Pastor, I've been an addict for pornography sa loob na napakaraming taon. Alam kong masakit sa Lord, alam kong sinisira nito ang katawan ko, alam kong hindi dapat, pero hindi ko mapigilan." At alam mo yung sinabi ng pastor niya, "Buti na lang lumapit ka, kasi alam kong hindi mo kaya." Pinag-pray siya ng pastor niya, kinounsel siya ng pastor niya. At pagkatapos mag-pray, ganun pa din. But, tinetempt pa rin araw-araw. Gaya ni Joseph, tinetempt pa rin araw-araw. Pero, he's always asking for help. Nagpapa-pray siya sa grupo niya. Nagpapa-pray lagi siya sa pastor niya. Inamin niya yung guilt, yung kahihiyan. At dahil doon, ngayon, nawala na yung addiction niya sa pornography. At ngayon, I believe he's a pastor of God at marami siyang taong natutulungan. Ang hirap kaya dito? Pero aminin natin na hindi natin kaya, yun ang solusyon eh. Ako inamin ko, hindi ko kaya kung ako lang maging tapat sa asawa ko. Hindi ko kaya hindi ko masaktan ang anak ko. Hindi ko kaya hindi i-click yung mga picture na yun. Hindi ko kaya tumagi sa nang-aalok sa akin. Hindi ko kaya hindi ma-impluensyahan. Hindi ako ma-impluensyahan na maling tao. Ako, hindi ko kayang itigil ang maling ginagawa, hindi ko kayang pumasok sa maling relasyon, hindi ko kaya, pero kaya ng aking Diyos at kaya ng ating Diyos, because our God is able. Kaya kailangan lagi natin ng Diyos. May nagsabi sa akin, "Pastor, hindi ba pag ganyan, hindi na ako nag-scatter, hindi na ako nag-yossi, hindi na ako tumabi sa mga pinsan ko, nagbari kami. Hindi na kapag hindi ko ginawa yung kasama yung aking jowa, ay hindi na masaya." Let me tell you this, sinabi to ni David, Awit 32 verse 3 to 4, "Nang hindi ko naihahayag ang aking mga sala, bako'y nangihina at maghapoy pagluha. Sa tunay, yung the moment na tayo ay na-tempt, masaya, masarap. The moment na tayo nag-reply, nakakakilig. The moment na tayo nanonood ng sala, parang may nataas sa atin. Pero you know deep inside may pinapatay sa iyo. You know deep inside may pangit na mangyayari. You know deep inside pag nagtagal yan, masisira kayo ng asawa mo, ng magulang mo, ng anak mo, masisira kayo ng mga taong mahalaga sa iyo. And you know deep inside yung mga tinatagong ginagawa natin, sinisira ang relasyon sa Panginoon. At itong ating katawan, ito'y templo. Ito, yan. Yan ang banal na Espiritu. Diyan naninira ng banal na Espiritu. At ang temptation, sinisira ito. Sinisira ang ulo hanggang paa. Kaya nga sinabi ni David, "Bako'y nangihina sa maghapong pagluha. You know deep inside, may naiyak sa iyo because of those temptations, those lusts. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan.
wala nang naitirang lakas sa aking katawan na parang hamog na natuyo sa init ng araw. We're dry. Hinihigo pa ang lakas. That's why we need Jesus. The name above every name. And we need help. I don't know. Na baby Kristiyano tayo pero yung nandito tayo pero deep inside, you know, parang yung may tinatago tayo na nahihiya tayo lumapit sa trono ng Panginoon, na nahihiya tayo kasi ang dumi natin, ang dungis natin, ang dami nating maling nagawa. But you know, isipin mo, ikaw ay isang taong sobrang putikan. Simula ulo hanggang paa, may grasa, may putik. At gusto mong maligo, gusto mong malinis, gusto mong maging mabango, gusto mong mag-shampoo. At kita mo yung banyo, sobrang linis. Kita mo yung bathtub na may mga shampoo, sobrang linis. Pero pagtingin mo, sobrang putik mo. Di ba, mahihiya tayong pumantong. Ayun, mahihiya tayong magpalinis doon. Ay, nakakahiya, linis naman ang banyo. Nakakahiya namang maligo doon. So maghanap tayo ng ibang lugar, ibang banyo, na feeling natin magkikis-kis atin, mag-aalis ng ating karumihan. Maghanap tayo ng ibang lugar, ibang opportunity, na sa tingin natin mag-aalis ng mga hindi dapat sa ating katawan, pero hindi pa rin tayo mapalinis. I'm telling you, kahit ang linis-linis ng banyo, pumunta ka sa banyo, magpalinis ka. Aminin mo na hindi mo kaya. Ask for help. At hayaan mo marumihan yung banyong yon. Hayaan mo marumihan yung maglilinis na yon. Dahil gustong-gusto nung banyong yon, gustong-gusto nun, nung opportunity na yon na kahit siya'y marumihan, basta ikaw ay malinis. And that's the same with our Lord and Savior Jesus Christ. Kahit siya'y sobrang linis, gustong-gusto niyang mamatay sa cross. Gustong-gusto niyang malinis. Malinis ikaw at hayaan mo marumihan siya. And He wants you to come to Him and ask for help. Kasi you know, alam niya, deep inside, maaaring ngayon nakangiti ka. Maaaring ngayon, ang saya natin, maaaring at that moment na na-overcome tayo ng lust, na-overcome tayo ng temptation, we feel good about our bodies, ourselves. But you know, deep inside, it's killing us. And it's killing the relationship we have with Jesus Christ. Pero kahit ganun, gustong-gusto ka niya pa rin. Gustong-gusto ka pa rin ni Jesus. Na kahit nasasaktan natin siya, willing pa rin siya mamatay sa cross at ibigay ang buong buhay niya para sa iyo. And He just invites you and He just wants you to come. You come to Him. Maaring marami tayong naitago na sala. And walang exempted sa akin. Ako, dami kong naitago. Buksan niyo yung aking closet. Ang daming skeleton ang tawag doon. Ang daming madumi doon. Ang dami kong salang ginawa. And I'm not proud of that. Ang daming hidden sins na aking na-overcome. Ang daming salang temptation. And nandiyan pa rin ang temptation araw-araw sa aking buhay. Araw-araw hindi maging tapat sa pagbibigay sa Panginoon. Araw-araw hindi maging tapat sa asawa. Araw-araw maging hindi tapat sa inyo, sa church na ito. And there's still temptation, but you know, being tempted is not the sin. Ang hindi pag-amin at paglapit sa Panginoon, yun ang ating kasalanan. And sometimes we hate it. Na alam mo sa sarili mo, you are dishonoring God already. And there is guilt, and there is shame. May kabigatan at may kahihiyan. But uulitin ko, pabalik sa 1 Corinthians 10 verse 13. Ulitin ko ang verse na to. Our God is faithful. Tapat ang ating Diyos. Tayo hindi tapat. Hindi ka faithful. Sasabi mo, ako'y loyal, di ka loyal. Pero mahal ka pa rin ng Diyos. At tapat siya sa buhay mo. And this church, I believe, this church is built. Itong J1 Mataas sa Kahoy, tayo, nakatabi mo, I believe, we are built to help each other at maging radiance ng glory ng Panginoon sa buhay natin. This church is not perfect. Walang perfect dito. Lahat tayo natetempt at lahat tayo minsan nakakagat.
Ang iba dito, malimit, nakakagat. We are not perfect. At tayo nagkakasala, nasasaktan natin ang bawat isa. But I believe, ikaw pa rin ang binigay ng Diyos para sa taong katabi mo. At binigay pa rin ang katabi mo na Diyos para sa iyo. To feel the love of God. And God calls us to overcome lusts and temptations. Tinawag ka ng Diyos, mapagtagumpayan yan sa buhay mo. At ikaw ay overcomer. I believe you are an overcomer. Oh, nagkamali ka. Oh, kumagat ka pero that's the past. You are an overcomer. Who believes that? Who believes that? Sino naniniwala doon? If you want to overcome those things, kung gusto mong you hold the line, gusto mong manindigan, gusto mong humingi ng tulong, tumayo ka ngayong oras na ito and let's worship God. Kasi we know we need Jesus.